So what's up mga ka-gadget, gagawin na naman natin ngayon, lalagay tayo ng tutorial sa bypass iCloud 13.3 na yung gagamitin nating pang bypass eh hindi na Mac. So dahil wala akong pang jailbreak na Windows dahil nandito ako sa bahay, so ang pang jailbreak ko na lang is yung Mac. So kung may mga pang jailbreak kayo ng iPhone na gamit ay Windows, sundan nyo itong video na ito at mababypass nyo gamit yung Windows. Kahit anong Windows to supported, wag lang XP. So, ito, ipapakita ko sa inyo na may iCloud talaga yung unit. So, ito yung unit. Ito yung unit. Ganyan yan. So, yun. May iCloud po. Tapos, English. Philippines. Lakad sa mama, lakad. Set up. Connect muna natin sa Wi-Fi. Huwag mong galawin yan siya. Yan. So, connect natin. Check din natin kung may... Dali. So, lipat ko muna yung cable sa Mac. Okay, sa Mac. So, ito yung unit. So, yun. Merong... tawag dito, iCloud. So, yan. Tapos, click natin yung start. Then, mamaya na. Tapos, click natin yung start, hold natin yung home, then power, then mamatay yung unit, then bitawan si power, antayin mag-DFU mode yung unit. So, na-jailbreak na natin siya. Balik tayo uli kay Windows. So, yun siya na. Ako kasi yung nagre-record. Ako din yung gumagawa. So, eto yung unit. So, ang gagamitin kong pang bypass dyan is file ni FRP file iCloud bypass. Posto ng isang Bangladesh. Free shop lang to. Sa iba, binibenta to. Maging mapanuri tayo at maging searcher tayo para malaman natin yung mga free shop lang na binibenta. So, ito, yung unit.
ito yung kaninang Janelle brake natin. So gagawin natin, iba-bypass lang natin siya. Click nyo lang yung bypass iCloud. Tapos, antayin nyo yung unit na ayan, bypass iCloud done. So ayan, pumasok na siya. Continue. Huwag ka nang anuhin mo nga itong bata. Ayan, na-bypass na po siya. So okay, create lang tayo ng i-setup na natin siya. So don't use, don't transfer, set up later, don't use. So continue, not now, continue, don't share. Pili na lang kayo kung anong gusto nyo customize, kung dark ba o light lang. Nasa inyo na yon. Tapos, okay na po. So, dito, hindi pa tapos to. Kasi pag sinutdown natin siya, magbabalik ulit siya dun sa activation account. So, ang gagawin natin dyan is, ito po, punta tayo kay Check Rain. Ito yung sinasabi yata nilang semi anti-third, pero hindi ko alam kung totoo nga yun. So install Cydia. Kung nasa malayong lugar kayo at bumabiyahe kayo, kailangan magtira kayo ng 10% na battery charge. Tapos, i-safe shutdown nyo na lang. Kasi kung nalobat siya at pinatay mo siya, babalik siya uli dun sa dati. Activation. Uy. Shit. Wala na connection, ha? Loading. Install. Medyo mabagal ang connection natin ngayon. Gawa siguro ng incope. So, yun, install na natin si Cydia, no? Ngayon, ulitin ko ulit, no? Kasi hindi ko nakunan yung kanina, yung sa Cydia. So, eto, na jailbreak ko na, na bypass ko na, na shutdown ko na rin. So, ulitin ko lang ulit, Cydia. Tapos, source, add, type natin, RP3, .ch/repo. Yan, isa po yan. Tapos, add source na lang. Cancel, kasi meron na ako na-install ko, hindi naputol yung video ko. So, kasunod natin, edit, add, Polandres, Landres .ch/repo. Yan po. Yan o. Then meron na rin kasi ako na install ko, hindi ko rin kasi nakuha na kanina, kaya inulit ko lang. So pag na install na po yan, may kita nyo po yan, RP3 at saka yung repo. So search natin dito sa kabila is safe shutdown. Ito po, hindi yung sa taas kasi paid yung sa taas. Safe shutdown crack. So install, pag na-install na, punta ngayon sa tweaks ng settings, then safe shutdown, agil mo to, kailangan naka-on yan. Tapos yung settings shutdown nya, enable hold lock instead, then back. Punta tayo sa power down. Enable mo tong replace SOS menu. Tapos, power off. I-close mo to. I-off mo. Then, ito lang ang ititira mo. So, automatic. Pag ganyan, okay na yung unit. Pwede mo na siyang pag-
patayin. Kung ika'y lalakad ng malayo at gento ang gamit mo, ang gawin mo, 10% or 20%, patayin mo na yung unit, then pagdating mo sa bahay, i-charge mo. So, tatry natin i-charge kung mabubuhay ba siya. So, nakikita nyo naman po kung mabubuhay o hindi yan. Madedetect, then, ayan, nakita nyo, buhay na. So, pwede rin yang turn off, turn on. Ayan. Dun sa mga nagbebenta ng pre-soft na, no, okay lang naman kung ibebenta nyo siya. Wala naman problema kasi unang-una, o nga, nagpupuyat kayo, nagre-research kayo. Pero sana, wag nyo naman gawing gatasan din yung kapwa technician nyo. Kasi ang mahirap, at least natulungan nyo yung kapwa technician natin, lalo nyo pa silang binibigyan ng problema. Para lang bumili, eh hindi naman to pang matagalan. Ibibenta nyo ng mahal yung gentong software, tapos hindi naman pang matagalan yan. May nakaamba na naman tayo na 13.3.4, tapos ibibenta nyo yan, ang tanong, may i-update nyo ba yan? Eh kung si Mina nga eh, pag nag-update, matagal din siya bago mag-release. Kayo pa kaya na umaasa lang din sa foreigner, sa mga foreign developer. So, sana sa halip na i-share nyo na lang ng libre, huwag nyo nang gawing gatasan yung mga technician. So, yun lang ang masasabi ko. Sana hindi kayo magalit sa sinabi ko. Yun lang. Kasi nakakaawa yung mga ibang tech eh, na pag may nakita, i-alok nyo, tapos galing lang din naman sa pre-shop. Kung talagang kayo ang nag-develop nyon, maglabas kayo ng video, i-share nyo sa YouTube, i-create nyo sa sarili nyo, hindi yung nakuha nyo na ng libre, ibinenta mo pa ng libre. Oo nga, nagpupuyat ka at nagamit kang kuryente, pero sa totoo lang, hindi ikaw talaga ang nagpuyat sa software na yan. Dapat siya yung kumita, hindi ikaw. Yun lang ang masasabi ko. So, hanggang dito na lang yung video ko. Please subscribe, like, and share my video. And please don't skip ads. Pakitain nyo naman ako. Hindi, joke lang. So, yun nga mga kakotek at mga subscribers ko. Hanggang dito na lang ako ulit. See you on my next video. So, kanina in-upload ko yung Mac user. Ngayon naman in-upload ko yung Windows user. So, paalam.